Ay binabanggit mo natin kanina ang PDRRMO ng Cagayan sa katawan po ni Ginoong Rueli Rapsing, ang head po ng PDRRMO. Magandang tangali po, Ginoong Rapsing. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Magandang tangali po sa inyo. Apo. At batid naman ho ninyo, batid naman ho natin na Ginoong Rapsing na yung kautusan po, no, ito pong pahayag ng NDRRM Sikaugnay dito sa force evacuation. Ano ang update ho diyan sa Cagayan na Ginoong Rapsing? Well, so far, ang weather natin sa ngayon ay medyo mainit pa at clear skies pa, and may mga banayad na hangin na nararamdaman. But so far, ang Office of Civil Defense Region 2, katatapos lang ng pre-disaster risk assessment po natin, and the entire Region 2 is now under red alert, and nasa Charlie Emergency Response Protocol na po tayo. Mm-hmm. So the advice of the Secretary of National Defense actually aligns dun sa protocols natin sa Charlie Emergency Response Protocol, of which local chief executives are advised to conduct hindi na preemptive, kundi forced evacuations. Forced na. Na po. Oh, yes po. Particular dun sa mga tabing da, mga naniniraan sa tabing dagat, Ginoong Rapsing. Hindi lamang po. Dito sa Bagyong Marce, if magtuloy yung forecast po ng DOST Pag-asa, it will make landfall dito sa mainland. May tatlong secondary hazard po tayong dapat paghandaan, yung flood, rain-induced landslide, at storm surge. So sa ganung scenario po, baka katulad ng evacuation natin ni kay Christine, o humigit pa na umabot tayo ng more than 20,000 individuals pa. 20,000 individuals? Yung mga, yung flood control project yan, matanong ko lamang, no, Ginoong Rapsing. Though binabanggit na rin ho ito ni Pangulong Bongbong Marcos, kamusta ho yung mga flood control project ho dyan? So far, walang existing flood control project, sir. Ano? Ang ginawa ng DPWH natin dito was to dredge the Tugigaraw portion ng Cagayan River, yung portion ng Gataran municipality ng Cagayan River. And then yung sa Bukana, that was the initiative of the provincial government to dredge the heavily silted Cagayan River. And ang pinakamaigi na ginawa nila was wall retention sa, since widening yung Cagayan River. Opo. To lessen the widening of the Cagayan River, naglagay sila ng mga wall retentions para doon sa soil protection po nung riverside. Uh-huh. So yun po yung ginawang project ng DPWH natin dito. Somehow nakatulong po yan, dahil kung hindi sila nag-dredge, baka nung sumunod nung 2020 na mga sama ng panahon, malawak ang baha that time. Lubog ng lubog lagi ang Tugigaraw, lubog ng lubog lagi yung ibang mga low-lying areas natin. Uh-huh. But since they dredged Tugigaraw, they dredged Cagayan, and so was yung river delta natin sa Apari, bumilis yung pagbaba ng tubig at hindi na nagdulot ng mga pagbaba po dito sa natapos po yung proyekto 100%. Natapos nila, pero yung Tugigaraw portion kasi was only dredging, hindi wall retention. So parang tinanggalan lang nila ng silt na nilagay sa gilid nung lumaki yung tubig. Bumalik din yung silt. But dun sa Gataran portion ng Cagayan River, yun ang mas pulido, 100% yung kanilang trabaho doon. Okay. Nagkaroon pa ng promenade silang ginawa sa riverside. Sa Makatwid, Ginoong Rapsing, kailangan pa pala ng, tama ho ba, correct me if I'm wrong, kung kailangan pang i-modify or patibayin yung proyekto na yan. Kasi kung doon lang sa isang particular na lugar effective, what more naman doon sa iba? Di ba? Yes po, yes po. Especially sa portion ng Alcala, meron dyang impounding kasi may pababang
tributary from Bagao. Oho. Papunta ng Cagayan River. Mm-hmm. So nag-i-impound doon sa part na yon. At kaya mabilis na lumalaki ang tubig doon at nababaha yung portion na yon ng Municipality of Alcala. Uh-huh. So yun yung dapat na i-resolve din ng DPWH po natin. So kung ayan ang inyong para na rin nagsisilbi na pang flood control Ginoong Rapsing, yang kasi syempre yung Cagayan River yan ang pinakamalapad na ilog di ho ba sa buong Pilipinas, lumalapad pa po. Yes, lumalapad without, pa with, yes po, if without the wall retention and soil protection na nagagawin, widening pa po ang aming Cagayan River po. Kailangan pang iayusin yan, Ginoong Rapsing. Yes po. Yes, yun. Po. Oh, yeah. Yun ang gusto nating marinig, no, para rin makarating sa kabatiran ng ating national government. Bukod doon sa problema nyo sa paglapad palalo nitong Cagayan River, how about naman, Ginoong Rapsing, doon sa mga landslide prone area, sa mga bulubunduking lugar, sa mga paanan ng kabundukan? Yes po, may mga efforts naman ng mga local governments natin for soil protection and wall retentions para dun sa mga highly susceptible to rain and earthquake-induced landslide po. Mm-hmm. And hopefully, magawan din ng DPWH natin, like what they're doing dyan sa mga major roads natin to Baguio, major roads natin dito sa Ilocos, mm-hmm. sa Biskaya, they can also do that sa ibang parts dito sa Cagayan. Alright. Aside from that, ano pa hong mga iba pang mga, of course, yung mga kailangan pong mga supplies ng ating mga kababayan sakaling ito nga ay magtuloy-tuloy na sa paglarga itong si Bagyong Marce at expected nga or ang projection ng pag-asa ay possible maglandfall dyan sa inyong probinsya. Yes po. Well, so far, in-advise po natin lahat ng mga MDRMOs natin to conduct their PIDRA to assess their stockpile, their evacuation center, their evacuation efforts. Also, wala pa so far if we norward sa atin yung mga local governments augmenting their stockpile. Mm-hmm. So it means to say medyo suffice pa sa local government na i-absorb yung requirement. Relief requirement ng kanilang municipality, sir. Ano? Mm-hmm. The same with the barangays. May stockpile din sila and wala pa silang request din dito sa province. Mm-hmm. So far, ang requirement siguro, since Julian, we placed the province under state of calamity and nang appropriate tayo portion of the quick response fund for damages due to Julian. Uh-huh. And then dumating po si Christine, nag-appropriate din po tayo doon mula yung, Leon. Sa quick response fund, na-deplete po yung quick response fund natin. So mm-hmm. pagdating ni Leon, wala na po yung quick response fund natin. Mm-hmm. So ipinabot na po natin sa Office of Civil Defense Region 2 and to the National DRM Council uh-huh. the replenishment of the quick response fund para dun sa financial assistance for those that are damaged by Typhoon Leon. And here comes Marce again. Yung damage din. Sunod-sunod, Ginoong Rapsing, yung sa sektor din ng agrikultura, nakapag-ani na ho ba yung iba nating mga kababayan ho dyan? Well, kay Enteng pa, hindi na lang at hindi tumuloy sa amin si Enteng at lumihis siya, pumunta siyang Pangasinan at nakahabol ang harvest ng farmers po natin. Mm. But they replanted, dumating si Julian. Oo, na damage po yung kanilang bagong tanim. So Julian. After Julian, nagtanim sila, dinamage naman ni Christine. And then pagkatapos ni Christine, nagreplant ulit sila, dinamage ulit ni Leon. Right. And here comes Marce, yung bagong tanim nila ngayon, Marcy will be damaging it again. Nakpa. Aha. Si nakong mukandapanda pa ako, Ginoong Rapsing. Pero maasa ho tayo, nananalangin ho tayo. At
itong bagyo na ito, no, kung sakali kung lilihis pa yan or hihina ba yan. Pero tayo po ay manalig na lamang, no, Ginoong Rapsing, at maghanda rin po tayo ng ating pong mga kailangan. Na baka meron pa ho kayong mga panawagan, Ginoong Rapsing, sa inyo pong mga kapwa Cagayanon, mga kababayan ho dyan. Yes po, sa mga kababayan po namin, alam po natin sanay na tayo sa mga sama ng panahon, pero hindi po magsasawa ang inyong lokal na pamahalaan, yung mga local barangay officials ninyo na kayo ipuntahan at dalhin sa mas ligtas na lugar. Alright. Sige po, marami pong salamat, Ginoong Rapsing. Ingat po kayo at magandang tanghali po sa inyo dyan sa Cagayan. Maraming salamat din po sa inyo. Salamat. Si Ginoong Roely Rapsing po, muli ang inyong napakinggan, ang PDRRMO head ng Cagayan.